Sumalang nitong Martes, March 7, sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights, ang pito sa mga suspects sa pagkamatay ni hazing victim John Matthew Salilig. Kasama na rito ang master initiator na si Daniel Perry alias Ting. Sa pagdinig, inamin nito na alam niya ang ipinagbabawal sa batas ang hazing. Ayon sa kanya, naging master initiator lamang siya ng naturang initiation rites kung saan kasama si Salilig. Pakinggan po natin ang naging pahayag ng master initiator na si Daniel Perry alias Sting sa harap ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Alam mo, may pinabayunit kang batas. Alam mo, opo, in the first place. Opo, sir. Alam mo. Opo. Pero bakit tinuloy pa rin niyo? Ginawa pa rin niyo? Sir, kasi dahil po yun, i-stop na po. I-tigil na po yung i-re-reschedule na po kasi wala po talagang mahanap na venue that time. Then, yung ibang, may brads po na nag-over ng venue po. Inamin din ni Alias Ting na kasama siya sa nagbaon ng katawan ni Matmat. Paano ka nakahukay ng 2 feet? Nag-ano po ng bala, kumuha po ng bala. Itala na kayo? Talagang plano niyong ilibing na? Opo, kasi yun na po yung napag-desisyon po ng iba po. Which is, hindi naman po yung opinion. Na-question ng mga mambabatas ang umano'y pagkukulang ng eskwelahan sa ganitong mga aktibidad. Ayon sa ilang sangkot na estudyante, hindi rin umano sila nagkaroon ng anumang orientation kontra hazing bago magsimula ang semester na nire-require sa ilalim ng anti-hazing law. Pero itinanggi ito ng pamunuan ng Adamson University. Ayon sa Office of Student Affairs ng Adamson, hindi rehistrado ang tao gama P sa kanilang universidad dahil hindi nila kinikilala ang anumang uri ng fraternity at sorority maliban sa tatlong samahan sa College of Law. Pakinggan po natin si Attorney John Nelin Nabalaska, ang Office of Student Affairs Director ng Adamson University. Your Honor, it's on record that we have these activities as early as 2018. Our captive audience are usually our first year and second year from the NSTP classes, Your Honor. It's not a recognized student organization, Your Honor. It is our policy that we don't recognize sororities and fraternities in the universities. Pero napunan ni Senator Francis Tolentino kung bakit sa Marso pa magsisimula ngayong taon ang orientation imbis na noong Enero bago magsimula ang semester. Pakinggan po natin si Senator Francis Tolentino at Nabalaska. Kung ginawa natin noong January, bawal kayong sumali sa ganitong hazing. Kung nagawa kaya ito, napigilan natin itong kamatayan ni Matmat. Kung nagawa niyo yung trabaho niyo, namatay si Matmat February 18. The timeliness was properly scheduled, no? Si Senator Rapi Tulpo, iminumungkahing isama na pati ang mga may-ari ng venue kung saan ginawa ang initiation rite sa parurusahan ng habang buhay na pagkakakulong. Magkakaroon pa ng susunod na pagdinig ang Senado sa Salilig case.